Isang magandang buhay mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasama mga pari, mga temporary professed na mga members at mga seminarians ng aming pong Society of St. Paul, Philippines, Macau Province, kasama rin po ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng buong staff ng TV Maria, kayo po ay aming muling inaanyayahang makiisa, makimisa para po sa ating sambuhay Sunday TV Mass. Ngayon po ay 10 ng Nobyembre 2019 at ito po ang 32, 32nd Sunday in Ordinary Time. Binabati po natin ang ating mga regular na mga kasambuhay, ang mga homebound na mga may sakit, lalo-lalo na po yung mga nagpapagaling sa kanilang mga cancer treatments. Marami po tayong kilala ng mga cancer patients and we lift them up to the Lord. Gayun din po yung mga elderly, mga lolo, lola, no? At yung inyo pong mga talaga namang masigasig at mapagmahal na mga caregivers. We would like also to pray para po sa mga persons on duty, yung mga nasa military, nasa police, mga doktor at mga health workers sa mga ERs ng mga hospitals. And of course, ang atin pong libo-libo na mga OFWs, Overseas Filipino Workers. Kumusta po kayo? Mabuhay po kayo. At nawa ay patuloy po ang inyong matibay na pananampalataya at pasyensya para sa inyong mga pamilya. Greetings din po at prayers para po sa ating Canada-based na mga mission partners, pinangungunahan po ni Brother Alex Fideris, ni Dorothy Santos Merck, ni Ana Adorna, ni Emily at Dante Reyes, Joy at Alex Reyes, Dr. Joe Adorna Guzman, Alicia Adorna, at ang kani-kanila pong mga pamilya. Binabati rin po natin at ipinapanalangin ang mga intentions ng atin pong mga ibang mga kasambuhay. Si Leslie Masigan at ang kanyang buong pamilya, si Tony at Lourdes Choa, si Ed at Norma Arrojado, si George at Noemi Villaruz, si Didith at Joey Jacob, si Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, ni Irma at Delio San Miguel, and of course, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan dyan po sa Hong Kong, si Alma Gonzalez, at gayon din po ang ating mga long-time na mga love offerors na sina Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Palladio Himotea. Atin din pong binabati ang atin pong mga newfound na mga kaibigan sa pamagitan po ng iba't ibang mga pilgrimages sa Holy Land, ang Spell Group ng March 2019, ang Journeys of Faith Holy Land Group ng October 2018 na kinabibilangan po ni na Father Randy, Father Charlie, Father Joe Albs, si Father Joy, at siyempre ang mga magkakaibigan na sina Cora Cabral, Geraldine Lee, si Grace Lara, Mary Joyce Brillo, Jimmy Olaso, si Attorney Jane San Benaventura, si Ninyo Molina, and of course si Willie at Arlina Onglao, at si Marites ng Journeys of Faith, si Albert, si Anton Santos, at ang kanyang auntie na si Juliet O'Reilly, and of course, si Mr. and Mrs. Benji Datok, si Chrissy Highland, Rosalie C., Rosebel D., William D., Tantuico Group, si Nadana, si Kathleen at si Tal, si Iris at Val Rivero, si Silvet, and si Grace Tan at Nonoy Tan. Alam ko po, magkaka-reunion itong grupong ito bago magpasko, no? And then, of course, si Rec, ang ating pong kaibigan na Recto Family at ang kanila pong mga kaibigan, Holy Land Pilgrimage naman po nila noong March 2019, kasama po ang mga kaibigan na si Pearl at si Rafi Rodriguez. Belated the happy birthday kay Rafi.
And of course, itong taong ito naman po, October 2019, ang pilgrimage group ng Workers of Christ na kinabilangan po ni Jen Castillo at ni Father Dante Vinos SBD na akin pong nakasama sa pilgrimage na yan. And ito pong natapos na pilgrimage ng October-November ng Journeys of Faith. Grupo po ni Lady Bird, ni Maricel Salapantan, ni Noel, Mercy, Tricia, si Gay, siyempre, no, na aking pong seatmate during the pilgrimage, si Father Divino Santos Rabang ng Candon, Ilocos Sur, na ngayon po ay nakadistino sa isang parokya dyan sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Si Nanang Alejandrina, ang tatay po ni Father Divinus, si Maria Teresa Aboitis at ang kanyang daughter na si Mara, at siyempre ang Ate Lita at Kuya Mario Aningalan. Yan, no? Marami pa po yan, pero mapupuno po ang atin pong listahan. Basta lahat po kayo, we remember in prayers. And of course, we would like to mention ang ilan pong mga prayer intentions na dumating sa atin pong mail. Unang-una po ang 40th day ni Milagros Bancoro. Yan. 40th day ng Eternal Repose ni Milagros Bancoro. Mula naman po kay Sherilyn Bernadette. Intentions para po sa board exam, kasama po ang kanyang kapatid na si Ellen Joy. Si Tina C, offerings para po sa lahat ng mga may sakit, no? At nagpipilgrimage dyan po sa Holy Land. Si Isa Fofana, yan, eternal repose po ni Maria Cristina Daniela Tenefranica, yan. At ang amazing journey, nais po nating ipanalangin ang kanya pong treatment against cancer ni Amazing Journey. Si Rolando Villanueva ay nais niyang ipanalangin ang kanyang nanay, si Avelina Villanueva, for good health at lahat po ng kanyang mga sumakabilang buhay na mga kamag-anak, lalo-lalo na po ang kanyang kapatid na si Ronald Villanueva at si Lola Inyang Ranas. Ito naman pong kaibigan natin na si Piso Yen. Yan. Prayers for the eternal repose of Evangelina Heliodoro and all the souls in purgatory, especially those who have been forgotten by relatives, no? And of course, we pray also for the sick and the healing of Claro. Si Winnie Tiangco, nais niyang ipanalangin ang healing po ni Tita Nitz Nazaret, Ma'am Luisa Pilaes, Tita Bel Montano, Dr. Tony Tokilar, yan. Dr. Tony Tokilar, Lito Popoy Castro at lahat po ng mga cancer patients. Si Mila De Horas, eternal repose ni June Morales at si Ding Reynon. Si Marisa Ozeri, nais niya pong ipanalangin ang birthday intentions ni Eva. Belated na to, pero wala namang late sa blessings ni God, eh, no? Si Ana Shelito Santos, eternal repose ni Mercedita C. Ramos. At si Verna Cruz, ang patuloy na pananalangin at paghingi po ng isang baby nilang mag-asawa. And of course, mula namang po kay Fe Masaga, prayers for the eternal repose of Emeteria Prisco Sr., Efren, Junenal Anthony, and all the souls. Si Pilar's Chocolato, forgiveness, healing, thanksgiving for the souls of Hector, Pilar, Florentino, Mirna, Raul, Father Nene, Sinoy, Salvacion, Paciencio, and all the souls in purgatory. Gayun din po si Antonio Mempin, gusto niyang ipanalangin din ang eternal repose ni June Morales, Ding Reynon, at si Alice.
And si Maria Luisa Fulgencio Ledesma, thanksgiving for continued blessings. At gayon din po, prayers for the conversion of Mary Joyce, Matthew, and Freddy. And atin din pong pinapasalamatan at ipinapanalangin ang intentions po ni Dr. Rico Martin at Axel Gerochi ng Gerochi Dental and Implant Center. Kasama na po si Dr. Hazel Jade Tan. You can go to this clinic sa Gerochi Dental and Implant Center dyan po sa may Montivar Building, Jupiter, Makati. Napakaganda po ng kanilang services when it comes to your dental needs. Ngayon po ay 32nd Sunday of Ordinary Time. At as usual, bago ho tayo magkaroon ng ating Sambuhay TV Mass, nais po nating tignan ang mga pagbasa na atin pong maririnig sa Liturgy of the Word. And the readings will all tell us about the value of encouragement. Ang halaga ng encouragement. At yung pong first reading at yung gospel, connected yon, narrative connection, parehong kwento ng seven brothers. Pero yung isa, seven brothers sa Old Testament, ito namang isa, seven brothers na gawa-gawa ng mga Pharisees sa kanila pong pakikipag-usap sa Panginoong Hesus, no? Tignan po natin, paano bang itong mga pagbasang ito, they tell us about the value of encouragement. Ang atin pong first reading ay mula po sa second book of Maccabees, isa po sa mga libro na hindi tinatanggap ng ating mga kapatid na Protestante, yet we consider it part of the Catholic canon of the Bible. And ito po ay naganap nung tinatawag po natin na intertestamental times, yung panahon po na namatay si Alexander the Great at nagkaroon ng transition ang mundo. Marami sa kanyang mga general ay pinaghati-hati ang kingdom ni Alexander, at ito nga pong Israel ay napasailalim ng mga Antiochus rulers. Yan. Yung Egypt naman, mga Ptolemies. Yan. Itong Israel, mga Antiochus. At ito po mga rulers nito ay naging malupit po sa mga Israelites, lalo-lalo na po, chinalenge yung kanilang religion. Yung religion of Moses, na alam po natin, napaka-strong ang provisions about kosher, yung mga pagkain na hindi pwedeng kainin, tulad po ng ating paboritong pork chop. Yan, no? And sa first reading, i-challenge po itong pamilya ng seven brothers kasama ang kanilang mga ang kanilang nanay, na sila po ay bibigyan ng luwag, hindi papatayin, provided kakain sila ng pork. Yan, lechon, baboy. Yan. Pero siyempre, bawal ito sa relihiyon nila. Kaya po itong magkakapatid kasama ang nanay, they encouraged one another to be faithful. So ang encouragement po, hindi sa salita, kung hindi sa pamagitan ng example nila sa bawat isa. Hanggang sa bawat isa became a martyr, faithful unto death. Biruhin mo yan, no? The power of example as an encouragement. And sa second reading naman po natin, second letter of Paul to the Thessalonians, sasabihin po ni Pablo, ang Panginoong Hesus mismo ang ating everlasting hope, everlasting encouragement. Look to Jesus. Palagi mong tignan si Hesus sa iyong mga pagsubok, sa iyong mga pains, sa iyong mga problema. Look to Jesus on the cross and let Him be your encouragement. And finally, sa ating pong gospel, Luke 20, 27 to 28, maririnig din po natin ang yung pong challenge netong mga Pariseo at mga skriba, at lalo-lalo na po itong mga Saduceo, yung mga pari, no? They do not believe in life after death.
So nilapitan nila ang Panginoong Jesus at chinallenge nila yung pangaral ng Panginoong Jesus about death. Yan, no? Na sabi nga nila, ano mangyayari dito? 7 brothers, no? Namatay isa-isa at pinakasalan yung balo na ng kanilang panganay na kapatid kasi kailangan magkaroon ng tagapagmana ang panganay na kapatid according to the Levirate law, the law of the brother-in-law. Ganun po yun, eh, no? Pag namatay yung panganay na kapatid na walang anak, yung balo niya papa-aasawahin ng pangalawang kapatid para yung unang anak maging tagapagmana ng namatay na kapatid. So, sabi nila, ano ngayon ito? 7 magkakapatid, naubos lahat. So anyway, the point here is makikita po natin ang encouragement ng Panginoong Jesus sa kanyang sagot. Sabi niya, sa susunod na buhay, iba ang pag-iisip ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. Ang Diyos lamang ang magiging sentro at tayong lahat ay magiging magkakapatid. Level up lahat po ng bagay. Tayong lahat magkakapatid. Walang asawa, walang anak, walang lolo, walang lola. Tayong lahat magkakapatid. And so, we should always look at that as the greatest hope, the life after this life. So, mga kapatid, magandang tanong yan. Ikaw ba encouragement o discouragement para sa iba? Maganda pong isipin natin yan as we now offer the Mass on this 32nd Sunday of Ordinary Time. Narito na po ang ating banal na misa. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay na lang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Iyalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Iyalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Let's start in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Belief in the afterlife and in heaven is at the heart of Christian faith. One expression of this was our recent celebration of All Saints' Day and All Souls' Day. In today's Gospel, Jesus tells us that the end of our earthly life, we shall render an account of it. Those who have led evil lives will be condemned
while those who are just will join the company of the holy ones in the heavenly banquet. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty and merciful God, graciously keep from us all adversity so that unhindered in mind and body alike, we may pursue in freedom of heart the things that are yours. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the second book of Maccabees. It happened that seven brothers with their mother were arrested and tortured with whips and scourges by the king to force them to eat pork in violation of God's law. One of the brothers, speaking for the others, said, "What do you expect to achieve by questioning us? We are ready to die rather than transgress the laws of our ancestors." At the point of death, he said, "You accursed fiend, you are depriving us of this present life, but the King of the world will raise us up to live again forever. It is for his laws that we are dying." After him, the third suffered their cruel sport. He put out his tongue at once when told to do so, and bravely held out his hands as he spoke these noble words, "It was from heaven that I received this. For the sake of his laws, I disdained them. For him I hope to receive them again." Even the king and his attendants marveled at the young man's courage, because he regarded his suffering as nothing. After he had died, they tortured and maltreated the fourth brother in the same way. When he was near death, he said, "It is my choice to die at the hands of men, with the hope God gives to being raised up by him. But for you, there will be no resurrection of life." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, when your glory appears, my joy will be full. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
Hear, O Lord, a just suit. Attend to my outcry. Hearken to my prayer from lips without deceit. Lord, when your glory appears, my joy will be full. My steps have been steadfast in your paths. My feet have not faltered. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear to me. Hear my word. Lord, when your glory appears, my joy will be full. Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. But I, in justice, shall behold your face. On waking, I shall be content in your presence. Lord, when your glory appears, my joy will be full. A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who has loved us and given us everlasting encouragement and good hope through His grace, encourage your hearts and strengthen them in every good deed and word. Finally, brothers and sisters, pray for us so that the word of the Lord may speed forward and be glorified, as it did among you, and that we may be delivered from perverse and wicked people, for not all have faith. But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. We are content of you in the Lord that what we instruct you, you are doing and will continue to do. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the endurance of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia. Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, "Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now there were seven brothers. The first married a woman but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the seven died childless. Finally, the woman also died. Now at the resurrection, whose wife will that woman be? For all seven had been married to her." Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise. That the dead will rise even, Moses made known in the passage about the bush, when he called out, 'Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive.'" My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Sa palagay ko at naniniwala ako na lahat tayo gustong mapunta sa langit. Lahat tayo. Lalo na tayong mga tagasunod ni Kristo. Pero not yet. Wag muna. Na? Anyway, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo tumutulong sa mga nangangailangan, kaya tayo nagpapakabuti dahil inaakala natin yung mga bagay na yon ay magbibigay daan sa atin para tayo mapunta sa langit. Pero may kwento tungkol sa isang tao na hindi siya makadesisyon dahil kung saan siya pupunta, kung gusto niya sa langit o sa impyerno. Dahil ang taong ito, medyo sigurista o tinatawag natin pragmatic. Gusto niyang makasiguro na yung pupuntahan niya ay mag-i-enjoy siya. Kaya ang ginawa niya, nagdasal siya sa Panginoon na sana ipakita muna sa kanya yung impyerno at ipakita muna sa kanya ang langit nang sa gayoy makapag-desisyon siya kung saan talaga niya gustong mapunta. At ayon sa kwento, dininig ng Panginoon yung kanyang dasal. At ang unang lugar na napuntahan niya ay impyerno. So papasok pa lang siya sa pinto ng kaharian ng impyerno, nung makita siya ni Satanas, he was warmly welcome. Mainit na pagtanggap ang binigay sa kanya. Tapos, pagpasok niya, pinaghanda siya, nagkaroon ng party para sa kanya, alang-alang para sa kanya in his honor. So, tuwan-tuwa siya. At ang sabi niya, enjoy ako sa impyerno. So, pagkatapos ng unang karanasan na yon, pumunta naman siya sa langit. Sa kaharian ng langit, pagpasok niya sa pearly gates of heaven, sinalubong siya din ni Saint Peter at he was also warmly welcome. Mainit din yung pagtanggap. At kapareho nung nangyari doon sa impyerno, binigyan siya ng isang party or they tendered a big banquet in his honor. So in short, enjoy din siya sa heaven. Pero after that two experiences, sabi niya, wala naman palang talagang pagkakaiba ang langit at saka ang impyerno. No? Siguro, gusto ko na lang sa impyerno. Para nang sa gayon, makakapag-enjoy ako ng paggawa ng kasalanan habang nandito sa ibabaw ng mundo. No? So kaya ang gayon ang ginawa niya. Left and right, nagkakasala siya. He was committing sins. And when he died, as expected, inaasahan na, na siya ay mapupunta sa impyerno. So nung siya'y umakyat o pumunta sa impyerno, nung makita ni Satanas siya, sa pinto pa lang sinampal sa magkabilang pisngi. Pagkatapos, hinila paloob, nilagyan siya ng posas sa kamay, sa paa, at hinila paloob. So takantaka siya. Sabi niya, why are you doing this to me? Anong, bakit niyo ginagawa ito sa akin? Yung first time kong pagpunto rito, napaka-gentle ninyo, napaka-ganda ng pagtanggap, at naghanda pa kayo para sa akin. Why are you so rude to me now? Bakit ganyan kayo? Malupit. At nung marinig ni Satanas yung kanyang tanong, ngumiti. At ang sabi sa kanya, nung una kang pumunta rito, turista ka pa lang. Ngayon, immigrant ka na. The point of the story is this. Alam natin, ang mga turista pumupunta sa isang lugar pansamantala para makita yung kagandahan ng lugar. Ang mga immigrants nagpupunta sa isang lugar na kung saan sila tumitira at umaasa na magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Pero ang punto ng kwento, ganito. All of us are only tourists in this world. Lahat tayo mga turista lamang sa ibabaw ng lupa. Hindi lang ordinary turista, kundi pilgrims. We're always on the go because we do not belong to this world. Our true home is in heaven. But then, sabi nga, it's a choice. It's a decision. No?
Alam natin ang dapat gawin, alam natin ang hindi dapat gawin, pero ginagawa natin kung ano ang gusto natin. At narinig natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ang mga Saduceo na grupo ng mga aristocrats na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng isang namatay, hindi naniniwala sa mga spirito or guardian angels. Para sa kanila, ang buhay dito lamang sa ibabaw ng lupa hanggang puntod ka lamang. Kaya sila, para sa kanila, ang mahabang buhay ay isang gantimpala mula sa Panginoon. At ang maigsing buhay ay parusa ng Panginoon. Kaya hanggat maaari, nag-i-enjoy lamang sila na yung kanilang mga kayamanan ay sinasarili lamang nila at hindi nila ibinabahagi sa kapwa dahil para sa kanila hanggang doon lamang tayo sa puntod. At dahil gusto nilang ipahiya ang Panginoon sa pagsasabing merong kabilang buhay, binigyan nila ng tanong kung sino sa isang babae na nabalo na iniwan ng asawa at may mga kapatid at pito ang naging asawa sa magkakapatid na walang anak, sino ang kanyang magiging asawa at sa kabilang buhay. Pero narinig natin ang sagot ng Panginoon, the children o mga anak ng sa ating panahon ay ikinakasal at kung namatay yung asawa, nag-aasawang muli at ikinakasal. But those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage, they can no longer die for they are like angels. So, hindi na bilang mag-asawa ang pagtrato kundi para silang mga anghel. Pero isa sa mga devotion ko, aside from my devotion to the Blessed Virgin Mary, ang devotion ko magdasal sa purgatorio, ng ang mga kaluluwa sa purgatorio. At binabanggit ko isa-isa ang mga pangalan ng mga mahal sa buhay ko na yumao. No? Hindi lang isang beses, kundi maraming beses na ang isang kaluluwa na pinagdadasal ko ay magpapakita sa aking panaginip at magpapasalamat sa dasal at misa. In fact, sumusulat ako ngayon ng libro dun sa mga at ikinukwento ko yung mga taong sumakabilang buhay na nagpapakita sa akin sa panaginip upang magpasalamat at sa mga misa at mga dasal na iniaalay ko sa kanila. At ang two significant people are my own parents. Tatay ko namatay nung ako'y grade 2. No? In his early 40s pa lamang. Nanay ko namatay about 15 or 16 years ago at the age of 86. And ever since na naging pari ako, I make it a point to pray for them, no? And offer my masses for them. And in fact, up to now, I'm still in constant communication with my mother through dreams. Lagi siyang nagpapakita sa akin on special occasions like my birthday, her birthday, Christmas, anniversary. Basta laging meron siyang magpapakita sa akin sa panaginip. Lagi na lang nakaputi, batang-bata, aakapin ako at hahalikan ako. No? Although, sabi ko nga, hindi ako nahihiya na tawaging mama's boy. Kasi hanggang ngayon, talagang meron kaming communication ng aking nanay. But anyway, ang punto, after 5 years of offering my masses and prayers for my mother, no, again, nagpakita siya sa panaginip. It was Holy Wednesday, to be exact. No? At kapareho ng dati, nakaputi, batang-bata, inakap ako, hinalikan natin ako, sabi niya sa akin, anak, maraming salamat sa dasal at misa. Finally, I will be transferred on Sunday.
and Sunday was Easter Sunday. So I took it as a cue that finally yung kanyang purgation period o purgatorio ay natapos at siya ay makakapasok na sa kaharian ng langit. And then 2 years after, that was March 12, my mother's birthday, muling nagpakita uling nanay ko. Kapareho ng dati, maputi, batang-bata, inakap ako, hinalikan ako at ang sabi niya sa akin, anak, buhay ang tatay mo. No, sabi ko, hindi po, matagal nang patay ang tatay ko. Sabi niya, hindi anak, buhay ang tatay mo, andito, kasama ko. No? What a beautiful message from my own mother that finally they are reunited in the next life. No? At sabi ko nga, maaring hindi na sila nagtumuturing na mag-asawa sa kabilang buhay, pero ang importante, merong kabilang buhay pagkatapos ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga sabi ko, so doon sa mga may asawa na ayaw na na makapiling yung kanilang asawa sa kabilang buhay, huwag kayong mag-alala dahil you'll be like angels, sabi nga dito sa ating ebanghelyo. At mismo si St. Paul nagsabi na kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon sa kanyang pagkamatay, useless ang kanilang itinuturo, useless din ang ating pananampalataya. Kaya alam natin na ang pagkabuhay ni Kristo ang siyang pinakapundasyon ng ating Kristiyanong pananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, huwag lang natin ituon ang pansin natin sa material na bagay o bagay na nag-i-enjoy lamang tayo dito sa balat ng lupa, kundi isipin natin ang darating na pagkakataon sa kabilang buhay na siya nating inaasahan. I don't know if you notice the word death. It spells D-E-A-T-H. And I think it is an acronym of something like this. D stands for departing. E stands for eternally. So when you depart, wala nang balikan, it's eternal. A stands for always. T stands for to. And H stands for heaven or hell. It's a choice. It's a decision. We are free to choose. We are free to decide. But the consequences of what we have chosen is no longer free. So while we have the time and the chance, see to it that we will make the right choices para in the next life, we will inherit the kingdom of heaven prepared for us by the Lord. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng sa nga mabuhay at namamatay.
let us pray that amid the many concerns and anxieties of life, we may never lose sight of our destiny to be with God in His glory. Full of trust, we pray, Lord of life, hear our prayer. Lord of life, hear our prayer. That our spiritual leaders and all consecrated men and women may always remind us of spiritual values and inspire us to seek first the kingdom of God, we pray. Lord of life, hear our prayer. That our political and civil leaders may listen to their consciences and reverence God from all authority emanates. May they use their authority for the good of the people, mindful that someday they shall render an account to God. We pray. Lord of life, hear our prayer. That those who are misunderstood, ridiculed, or persecuted on account of their faith may be strengthened by their belief in the resurrection of the just, we pray. Lord of life, hear our prayer. That those who enjoy worldly pleasures as if there were no other life beyond the present one, may they set their hopes on the heavenly treasure which alone give true lasting happiness, we pray. Lord of life, hear our prayer. That those who mourn the passing of their loved ones may be comforted by the thought of being reunited with them in the Father's kingdom, we pray. Lord of life, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord of life, hear our prayer. Father, hear the prayers of your people and raise our minds to you. Guide us in our journey to your kingdom and sustain us with lively faith through Christ our Lord. Amen. That my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Look with favor, we pray, O Lord, upon the sacrificial gifts offered here, that celebrating in mystery the passion of your Son, we may honor it with loving devotion through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raise up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels, we praise you, as in joyful celebration, we acclaim. You are indeed holy, Lord, a fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Luis Santoni, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say the Our Father. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. With your spirit. Let us now offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace with you. Peace to everybody. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord,
Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer during Communion. For those who cannot receive Communion, join us in praying the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the Sacrament of Reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Nourished by this sacred gift, O Lord, we give you thanks and beseech your mercy, that by the pouring forth of your Spirit, the grace of integrity may endure in those your heavenly power has entered, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May your people receive your blessing, O Lord, we pray, and by that gift, spurn all that would harm them and obtain what they desire, through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever and ever. Amen. Our mass is offered. Go in peace to serve and love the Lord. Thanks be to God. Thank you.
Tayo po'y nagpapasalamat sa ating paring tagapagdiwang ngayon pong ikasampu ng Nobyembre, 32nd Sunday in Ordinary Time. Dadako po tayo ngayon sa ating pabaon na katekismo mula po sa Laudato Si, ang encyclical po ni Pope Francis tungkol sa ating pangangalaga sa ating daigdig, sa ating kalikasan bilang biyaya ng Diyos sa atin. Nasa ikalawang kabanata po na tayo ng encyclical nito, The Gospel of Creation, ang pamagat po ng chapter 2. At dito sa ikalimang bahagi ng chapter 2, The Gospel of Creation sa Laudato Si, binabanggit po ni Pope Francis na dapat ang tignan natin kapag tinitignan ang kalikasan is that kanya merong tinatawag na universal communion, pangkahalatang pagkakaisa, ang lahat-lahat ng ginawa ng Diyos. No? There is a universal communion. Sapagkat lahat ng bagay, ang pag-aari po ay sa Diyos. Wisdom chapter 11, verse 26, "For they are yours, O Lord, who love the living." Ngayon, ang sabi po ni Pope Francis, ang mahalaga dito sa atin pong pangangalaga sa atin pong kalikasan is not to divinize the earth. Kasi alam niyo po, totoo yun, kung minsan ang tendency naman po nung iba, pag pinag-usapan ng kalikasan, they divinize. Oh, dino Diyos. Oh, pangalagaan natin si Mother Earth. Na para bang goddess na ang mundo. Isang Diyos. Pangalagaan natin yung ating forest, no? Oh, yung mga halaman, yan. Merong iba't ibang mga virtud, yung mga kristal, may iba't ibang mga kapangyarihan yan, no? Well, it's important to appreciate nature, to appreciate what the Lord has done. Pero ang point po dito, sabi ni Pope Francis, lahat ng ito under God. Ang communion nila ay sapagkat lahat sila ay ginawa ng Diyos. Pero lahat yan ay creature. Creature. Creature lahat yan. Nilikha lahat yan. So, dapat kanya, ang treatment natin, hindi yung sasambahin mo, kung hindi, it's a relationship of tenderness. Oh, chapter 9, number 91 ng Laudato Si, tenderness, compassion, concern. Yan, oh. Tenderness, compassion, concern. Yan ang dapat pananaw natin sa ating relasyon, hindi lamang po sa isa't isa, kundi sa lahat po ng nilikha ng Diyos. Yan man ay halaman, yan man ay hayop, yan man ay lupa. Hindi po natin sinasamba. Kung hindi, we look at them as common creatures that we have to deal with tenderness, compassion, concern. Yan. Kasi ang ganda po na sabi ni Pope Francis, kung sa atin pong dealings dyan sa mga hayop na yan, sa atin pong kaugnayan sa mga halaman na yan, o sa lupa, o sa dagat, sa tubig, sa hangin, wala tayong tenderness, wala tayong concern, wala tayong compassion, sooner or later, sabi po ni Pope Francis, yung cruelty, yung karahasan natin sa hayop, yung karahasan natin sa tubig, yung abuso natin sa lupa, itatransfer natin yan. Yan din ang ating pamamaraan ng pagtingin sa kapwa-tao. Ayan, ang ganda, no? So, kung ikaw po ay may tenderness, may concern, may compassion sa buong kalikasan, natural sa iyong pakikipagkapwa-tao, meron ka ding tenderness, concern, at compassion. Ayan, sapagkat lahat po tayo ay ginawa ng Diyos. Okay, so itutuloy po natin yan sa susunod nating Sambuhay TV Mass for Sunday. In the meantime, kayo po'y aming inaanyayahan na maging kasambuhay po natin, Pauline Cooperator sa pamamagitan po ng ating Sambuhay TV Mass. Sa paanong paraan? Una po,
sa inyong mga love offerings. Nasa screen po natin ang iba't ibang accounts na pwede niyong gamitin. May personal account po kasi alam po namin may ibang bansa na mahirap mag-remit kapag ang papadalhan ay foundation. Kaya may personal account. Pangalawa, you can also be a Kasambuhay Pauline Cooperator by just promoting ito pong atin pong programa. Kaya nasa screen po natin ang ating pong cyberspace addresses sa Facebook at gayon din po sa YouTube. At you can also propagate yung ating pong cable channels na gamit po ng TV Maria sa Pilipinas. And then of course, you can be a mission partner by texting us your intentions. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng St. Paul Audiovisual, Sambuhay TV, si Father Resty de la Peña, si Cleric Edward Dantes, at si Kev Di Matatak, no? Doing all for the gospel, iniiwan po namin sa inyo ang panalangin ito ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear, my sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you. And Jesus my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen.